Good day mga paps. So, next project natin itong personal kong motor. So, kung titignan nyo naman, ito yung ginamit nating pang-padron sa patty tire na ginawa natin last time. So, ito, nabili ko siya ganito sa condition. Ayan, mga basag po. So, gagawin natin, i-re-repaint natin siya ng buo para mapakita lang natin maganda siya. Kasi may, kung titignan nyo, talagang kailangan buo siya eh, pati sa makina. So, unahin muna natin yung sa fairings niya. Ito, may pingas. So, turuan ko din kayo kung paano siya i-repair. Ito pa nga. And then dito, butas din. So, ito, restore. Pakita ko din sa inyo. So, naumpisa ko na siya. Ayun, itong mga ano, sa bandang likod na fairings. Okay. Kung makita nyo, napintura siya ng ano, spray can. Kung hindi magandang klaseng pintura to, so, kailangan talagang tanggalin ng buo. So, kung kailangan mong pupurin, pupurin mo. So, ito, naumpisa ko na siya. Pagsasagaan mo nga lang kasi matagal talaga siyang pupurin. Ayan, ito, ano na to, plastic na to. Tapos ito, kaya na lilihayin pa. Ayan. Okay, so, nagtatanong ko kung bakit pinupukod ko siya, ba't di ko na lang patungan? Kasi pag pinagtungan mo yung lumang paint, possible na magka-chemical reaction siya. Possible na magkakaroon siya ng mga bubbles or parang mapa ganun. So tignan nyo to, yung dati ng paint nagkaroon siya ng chemical reaction. Hindi ubuhangin yan, mismo chemical reaction ng ano, ng paint na ginamit. So ito dapat matanggal lahat na sa fairings nito. Dapat bare plastic o kaya at least mawala lahat kung mga gaspang ito. Nga pala, salamat sa mga sumusuporta sa channel natin, especially kina Baste or Itsab tsaka kay Daltan TV. Salamat po sa pagsuporta sa channel. Sana lumaki pa yung channel natin. Paki-like and share and subscribe na rin po sa mga bago pa lang sa channel natin. Thank you. Okay, so ayan yung ginalabasan. So napanat yung condition ng sa ano, engine cover pa tawag dito. Tsagaan lang sa pagbisa. Ito, nalihan na rin. So itong black na to, ito yung plastic. Ito original na paint na to. So wala tayong problema dito. Ayan. Tsaga lang kailangan mo dito kapag na-repaint na ng spray gun. Okay, so na-primer natin. Pero kung titignan nyo, pangit talaga yung condition ng plastic or yung fairings. Kung titignan nyo yan, yan, mga butas na yan sa mismong ano na, fairings. Okay, so anong gagawin nyo kapag ganito? So, possible na solution lang dito is kapalan nyo yung primer. It's either 3 or 4 coats siya. Tapos, yung pagbuga niya, as in talagang makapal. So, tingnan natin na kuha tayo ng sample. Diba? Yan na. Yan. Kakapalan ko lang. Tignan natin ulit. Ayan, kung titignan nyo, nabawas na siya. Ayan. So, ganito lang. Sa second coat pa lang to, ha. So, tignan nyo, nabawas na yung mga pinhole.
So ganun lang diskarte. So kakapalan nyo lang yung primer. So tapos wait kayo ng isang araw para lihain ulit, tapos primer na naman. Okay, so nagmimix ako ng ano, sarili kong kulay. Okay, ito ayun, magtawag ito Chinese blue. So medyo meron siyang pagka transparent. Tapos ito cyanide green. So transparent din to eh, kapag nalagyan na ng thinner. So gusto kasing magpipaint kasi ako ng ano, gusto kong kulay yung parang ma-blue-green, blue-green na candy. So ito, sinasangkapan ko na siya. Tapos mamaya mag-spray tayo sa dalawang fairing sa likod. Tignan natin kung anong kalalabasan niya. Okay, so ito, tatlong coat na siya. Okay, kung mapapansin nyo, nabawasan na sila. Pero meron pa naman, meron pang ibang natitira. Okay. Pero tatlong makapal na coats to. So itutuloy ko na lang bukas para sa pang apat tsaka pang lima. Siguro sa pang lima wala na itong mga to. Okay, so since candy paint yung pipinturahan natin, so sa lahat ng candy dapat meron siyang base na silver. Para sa candy apple naman, pwede siyang silver, pwede siyang gold. Pero usually sa mga ibang candy colors, silver lang pinagbe-base. So kung tatanong kayo kung anong klaseng silver ba kailangan sa kapag magpipaint ka ng candy paint, kahit anong silver mas maganda. Pero mas prefer ko yung magaspang yung pagka silver niya. Ang tawag sa silver na to, high sparkle coarse na silver. So pag ginugam mo siya, magaspang siya. So kapag naarawan kasi yung magaspang na silver, maganda siyang tignan. Mas magandang mag-reflect yung light sa magaspang na silver. Okay, so magbe-base tayo ng silver, tapos titignan natin kung maganda yung pagkakatipla ng candy blue-green natin. Okay, so huwag kakalimutan tong filter, lalo na sa mga candy paint. So sensitive sa mga dumi tong mga to. Kung marumihan man, mapatungan lang ng konting alikabok to, makikita na agad sa resulta ng paint. So filter, huwag kakalimutan. Okay, so ready na tayo sa candy. Nga pala, paalala lang sa pag-spray ng candy. Usually sa mga professional na itong mga to, kasi mahirap talagang mag-spray nito. Kahit ako, matagal na akong nagpipaint, hindi ko pa rin namamaster talaga yung pagpipaint ng candy paint. Kasi kadalasan nangyayari is hindi pantay-pantay yung pagka candy niya. Minsan magta-tiger strike. So dapat yung spray gun mo nakakondisyon. Tsaka dapat laging maraming laman to. Kasi kapag naputulan ng fluid, kunyari napaganyan, nagkaulangan ng fluid, para mapuputol yung pagka-spray niya. Dun sa dumagumpisa yung mga ano, tiger stripe. Pero sana makuha natin ng perfect. Sana.
Okay, so second cook na tayo. Hindi ko alam bakit sa camera light siya, pero dito sa personal hindi siya. So subukan ko na lang na ano, gumamit ng ibang kamerang kapag natapos na siya. Second cook na tayo. Kita nyo siya. Ayan o, yung mga stripe, kung mapapansin nyo. Mayroong problema sa buga ng spray gun ko. Okay, so para makorek to, subukan natin mag-iba ng angulo. Okay, so pakita ko sa inyo kung paano diskarte sa pag-repair ng mga bearings na pingas. Okay, so ito, ano ba to? Ang ganito siya. Tapos wala siya dito. Ang gagawin natin is plastic welding. Hindi mo na kailangan ng fiberglass para dito. Tuturuan ko kayo paano. Okay, so ito yung kailangan nyo. Blowtorch. Pwede rin kandila or stove. Okay, so kung anong available. Tapos screw. Tsaka diba, screen, aluminum screen. Ito lang kailangan nyo. Tsaka pala ABS plastic. Ito ABS plastic, dapat gagamitin mong plastic din is ABS. Para sila ng type. Okay, so katapos nyan, kailangan natin ilagay ito para maposisyon natin na maayos. Tapos, guhitin mo dito. Okay, so eto na siya. Ganyan yung shape niya. Kung titignan nyo, may pa-angle siya. So, ito yung kukunin natin. Kasi, ito may angle din siya. So, yan, kukunin natin. Okay, so ito tapos na siya. Lilihay na lang yan. At yung sa loob din. Yan. Matibay na to. Parang original na rin dating yun yan. Pag nagawa na. Matatag.
matibay pa to kaysa sa fiberglass kasi meron siyang aluminum screen sa loob. Pati dito meron. Lilihay na lang yan dito, mamasil yan, tapos okay na. Ito na siya, na primer na ulit. Yung iba, minasila na natin yung mga pinholes. Okay, so, kahit gaano pa kalala yung condition niya, kung talagang pagsasagaan mo lang, makukuha mo naman. Okay, so, satisfied na ako dito. Di ko naman kailangan i-perfect ng todo to kasi matte din yung magiging kulay nito. So, di kailangan perfect yung finish niya. Pero enough na para makita ng maayos siya. Ayan. Naranasan niyo na ba yung ganito siya yung nagkukulubot? Naranasan niyo na ba na ilang beses niyo na siya niliha, primer, tapos gaganito na naman, liha na naman, saka primer, balik-balik lang. So, pag ganito lagi na nangyari, tigilan niyo na. So, ang gagawin niyo lang is, lihain niyo ulit to, tapos mag-base color na kayo. Huwag nyo nang balikan pa sa primer kasi hindi na aayos to. Tignan nyo mamaya yung gagawin ko. So, discarte dito. Hamugan mo lang. Huwag mo agad kakapalan. Hamug lang. So ganun lang gagawin nyo, hamugan nyo lang sa una, tapos isang heavy coat sya nun. So 2 coats pa to, gagawin natin isang matte na matte gun metallic. So, patuloy lang natin ng konti. Okay, so ito na sya. Okay, so gagawin natin tong matte, itong dalawang to. Okay, yan. So usually ginagawa ko pag sa customer is mag-add ako ng platinum piece sa clear coat. So since sa akin naman to, i-shortcut ko na siya. Kasi ganoon din naman eh. Pwede naman siya kahit wala siyang clear. So gagawin mo lang is ito nga, platinum piece. I-add na lang natin siya dito. So kunyari ganito siya karami. Add natin mga ganito. Almost 1:1. Para mag-flat siya. Shortcut lang to ha. Kung kunyari, wala, kulang yung clear coat nyo. O nagkaubusan. So, ito yung pinakamadaling solution. Basta wag nyo lang kakalimutan na gumamit ng filter kapag mag-ahalo kayo ng platinum paste. Kasi nag-chok-chok to. Ayan. Kung nakikita nyo. Ayan. Mapupunta sa pipinturahan nyo yan kung hindi kayo gagamit ng filter. So, eto na siya. Eto na yung pagkamat niya. Ayan. Saktong-sakto lang. Okay. So, sa mga Yamaha at sa Honda, yung mga matilalos, same process lang yung ginagawa nila. Kasama na sa paint, or kasama na sa base color yung platinum paste. Kaya nagmamatch yung mga ano nila. Yung mga paint nila. Eto rin. Okay, tignan nyo. Wala na yung mga kulubot dito. Namugan lang natin. So, wala na siya. Di pa na pinturahan yung mags saka makina. So, tupalaw na lang to kasi tumatama siya dito. Ayan. Gagasgas lang kung ipinturahan agad.
yung isa may pingas. Sa camera iba yung itsura niya, sa personal mas ma-appreciate mo yung pagka-candy niya.